Isang kilalang Russian journalist ang nagsabi na si Vladimir Putin ay malapit na umanong maubusan ng opsyon at mapipilitan itong gumamit ng mga nuclear weapons sa Ukraine. Si Alexander Sladkov, isang journalist para sa state-run na Russia 1 TV channel, ay nanawagan kay Vladimir Putin na magsagawa ito ng atomic bombing sa Ukraine upang makabuo ng malaking crater na kasing laki ng isang rehiyon. Sa isang post sa social media sa kanyang 700,000 mga followers, nagbabala ang propagandista ng Kremlin ng oras upang gamitin ang huling opsyon ay maaaring nalalapit na, habang ang 40 bansa kabilang ang Britain, Estados Unidos at Germany ay nagpapadala ng maraming armas sa Ukraine upang labanan ang ginawang pag-atake ng Russia. Sinabi niya na parami ng parami ang mga nag-uusap tungkol sa nuclear weapon at marami umanong masasabi ang Russia tungkol dito. Mayroon umanong solusyon ang Russia sa Ukraine. Marami silang opsyon, ngunit patuloy umano silang pinapaalalahanan tungkol sa huli nilang paraan at ito ay ang mga nuclear weapons. Pinanggit din niya ang mga pahayag ni President Vladimir Putin ng tinatawag na military operation ng Russia sa Ukraine ay inilunsad upang i-denazify ang bansa. Sinabi ni Sladkov na kung walang makakarinig sa kanila at ang 40 bansa ay patuloy sa pagtulong sa mga Ukrainian na neo-Nazis, wala na umano silang pagpipilian pa. Si Sladkov ang pinakabagong mouthpiece ng Kremlin na publikong nanawagan para sa Russia na maglunsad ng nuclear attack, habang mas pinaigting pa ng Moscow ang pag-atake nito sa ilang bahagi ng Ukraine matapos ang sunod-sunod na missile attack noong mga nakaraang araw sa central at western region ng bansa. Si Margarita Simonyan, ang editor ng isa sa mga top propaganda station ng Kremlin na RT, ay naglabas ng nakakatakot na babala noong Miyerkules ng gabi dahil sinabi umano niya na ang isang nuclear strike ay posible. Ang isa pang state TV channel na Channel 1 ay nag-simulate na isang nuclear strike sa Europa noong nakaraang linggo. Ang nakakagimbal na clip ay nagpakita kung paano maaaring maglunsad si Putin ng isang nuclear attack na tatagal lamang ng 200 segundo sa Paris, Berlin at London, at sinabi na wala umanong makakaligtas dito. Ginawang referensya ang atomic bombing sa Hiroshima noong World War II, sinabi ni Sladkov na malapit nang maubusan ng opsyon ang Russia at mangangailangan na itong gumamit ng isang malakas na sandata upang mapigilan ang mga Western countries sa pagsuporta sa Ukraine. Nagbabala siya na lahat ay posible at ito umano ang itinuro ng Amerika sa kanila. Hindi sa alinman sa mga ito ay magiging madali para sa Ukraine, at idinagdag niya na gumamit ang mga Amerikano ng mga nuclear weapons sa Japan upang ipakita ang kanilang tunay na kakayahan. Samantala, napahiya na naman si Vladimir Putin matapos mapilitan ang kanyang mga sundalo na umatras dahil sa ginawang matinding counterattack ng mga Ukrainian forces sa silangan. Ang mga Russian troops ay napilitang bumalik mula sa kanilang unang posisyon malapit sa Kharkiv ayon sa Institute for the Study of War. Sinabi ng ISW na maaaring mapilitan ang Russia na muling pag-isipan ang pag-atake nito sa Donbas kung patuloy na magpapakita ng matinding resistance ang Ukraine. Sinabi naman ng Defense Ministry ng Britain na ang mga ginawang operasyon ng Russia ay humina, ngunit patuloy pa rin na pinupunteriya ng mga Russian troops ang mga pangunahing syudad na nasa silangan. Ayon sa pinakabagong mga pagtatansya mula sa sandatahang lakas ng Ukraine, ang Russia ay nagtamo ng humigit-kumulang 25,000 mga casualty mula nang sumalakay ito sa nasabing bansa.
Sinabi ng ISW ng ginawang counter-offensive ng Ukraine ay maaring nagpahina sa mga posisyon ng Russia na nasa northeast ng Kharkiv at maari ding magdakda ng mga kondisyon ang Ukrainian military para sa isang mas malawakan na operasyon upang itaboy ang mga Russians mula sa paligid ng nasabing syudad. Ang posibilidad na ito ay maaaring magdulot ng problema para sa mga Russians dahil kailangan nilang palakasin ang kanilang puwersa malapit sa Kharkiv upang maiwasan na magsagawa ang Ukraine ng isang malawakang operasyon at upang maiwasan din na mawala ang karamihan o di kaya lahat ng kanilang mga posisyon sa nasabing syudad. Samantala, sinabi naman ng United Kingdom ng Russian military ay mas lalo umanong humina ngayon matapos bigo nitong dominahin ang Ukraine sa kabila ng pagdoble ng kanilang military spending. Ayon sa Stockholm International Peace Research Institute, ang military budget ng Russia ay tumaas sa $65.9 billion noong 2021. Ang nasabing budget ay higit sa doble mula noong 2005 na kung saan ang Russia ay gumastos lamang ng $27.3 billion. Ngayon, sinabi ng Ministry of Defense ng United Kingdom na nabigo ang Russian military na ipakita ang kanilang pagdodomina sa digmaan sa Ukraine sa kabila ng pagtaas ng kanilang military budget. Sinabi ng British Ministry of Defense na dumoble ang defense budget ng Russia sa pagitan ng taong 2005 at 2018 at bumili ito ng mga high-end na air assets at iba't ibang mga land and sea capabilities.